Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa itemized deductions. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa entertainment, amusement, and recreation expenses. Actually, ang topic natin today ay bahagi pa din ng discussion pertaining to business expenses. Nga lamang, ginawa natin ang year expenses ng separate video lecture sapagkat ang determination ng kanyang deductible amount ay mas komplikado comparing with other items of business expenses. Na mamaya, mas pag-uusapan natin ang kanyang computation. Sa ngayon, magsimula lang muna tayo sa kanyang mga konsepto. Again, entertainment, amusement, and recreation expenses. It includes representation expenses and or depreciation or rental expenses relating to entertainment facilities. Kung ating mapapansin ang kanyang pangalan, kahit ang definition, ang gastos na ito ay patungkol sa kasiyahan. I mean, gumagastos ka para magbigay ng saya sa bisita, sa guest, lalong-lalo na kung meron kang kailangan. Kasi sa negosyo, may mga pagkakataon na kailangan mo silang pasagutin ng oo. At malamang may gastos ito. Diba? I mean, kunwari meron kang kliyente. Kailangan mong makuha yung deal. Mapasagot siya, mapapayag sa gusto mo. Eh para gawin yun, dadalhin mo siya sa isang fancy restaurant at ililibre mo siya ng dinner, ng lunch. Kasi natural, ikaw ang may kailangan, ikaw ang nanliligaw, malamang ikaw ay gagastos. Kailangan ba siya? Yes! Kasi kung hindi mo gagawin yun, baka isipin niya, cheap ka. Baka isipin ng kliyente mo, hindi na ako makikipag-deal sa inyo, hindi mo nga maibigay, hindi ko nakikita na maganda kayo, di ba? Hindi mo maibigay yung hinahanap ko. So therefore, sa side ng negosyo, gumagastos siya para makita ng kliyente niya na yun na capable siya, na para bumango, para gumanda ang kanyang pagtingin. That's why, kahit ang gastos na ito ay patungkol sa kasiyahan, it is still necessary and ordinary in the conduct of business. Kasi business is about convincing people, di ba? Na makipag-partner sa'yo. Eh, kailangan mong gumastos dun. Yun na nga yung tinatawag na representation expenses. O let's say, kunwari, meron kang bisita, pag alis nila, nagbigay ka pa ng pasalubong, di ba? Let's say, ng mga local delicacy, kung saan nakalukit ang negosyo mo, kunwari, brojas, longganisa, para pag uwi nila, maisip nila na, oh, okay, magandang katransaksyon ito. Okay? Kasi meron silang dala pag uwi. Parang dahil tao pa din naman ang kausap mo, nagbibigay ka pa ng ibang mga dagdag, okay, ng mga ganung uwi, pasalubong, para mas pag-isipan at pumabor sa'yo yung kanilang gagawin na desisyon. Same goes true, may mga pagkakataon pa nga na yung negosyo ay nag-i-invest sa entertainment facilities. Diba? Yung tipong bumibili kunwari ng yate, isang magandang lugar, para kunwari merong pagpupulong o merong kang mga guests. Diba? Doon mo sila dadalhin. Para ma-feel nila na maganda kang negosyo. Therefore, papabor sa'yo yung mga desisyon na hinihingi mo sa kanila. Oo sila dun sa gusto mo. Okay? Kaya nga, kung merong entertainment facility yung business, na maaaring siya ang may-ari, depreciation yung expense nun. Still, dahil that is for entertainment, bahagi pa din siya ng year expenses. O kung hindi man siya yung may-ari, maaaring inupahan niya lang yun. Okay? Still din, yung renta dun sa entertainment facility na yun, katulad ng yate, okay? O magagandang mga lugar pa nga, still, part sila ng year expenses. Kasi ginawa mo sila para mapasagot mo ng oo, pumaboro sa'yo yung kanilang mga desisyon, di ba? Or hindi man sa mismong guest or sa customer, may pwedeng sa iba. Let's say sa business partner mo, may pwedeng sa supplier mo, may pwedeng sa government in some ways, di ba? Ang punto lang natin, nagbibigay ka ng gastos to represent, representation, di ba? Magbigay ng kasiyahan, maging mag-good shot ka patungkol sa kanila. Okay? Para mas maunawaan pa yung ating binabanggit, para mas maging maliwanag siya, ang kasunod nating pag-usapan, ano ba yung mga requisites of deductibility of year expenses? Ano ba yung mga kailangan? O yung mga rules? Paano ba talaga siya maging legitimate na deduction? Kasi kung mapapansin nyo, di ba parang ito yung pagbibigay ng negosyo? Kailangan nga siya may separate discussion
Kasi yung amount niyan, okay, maaaring mapasobra. Ay ang sabi ng tax code, baka naman sobra-sobra na yung panliligaw nyo. Hindi na reasonable, baka sumobra na yung amount. Kaya therefore, yun yung kanyang determination of deductible amount, nagkaroon ng ceiling. Okay? Pero sa ngayon, bago nga ulit yung ceiling, dito muna tayo sa requisites. Ano ba yung mga kailangan? Una, it must be paid or incurred during the taxable year. Meaning, yung year expenses na yon dapat nangyari during the year para ma-claim mo as a deduction. Kung sakaling yan ay nangyari na before, hindi mo na pwedeng i-claim as deduction yan in the current year. Or kung mangyayari pa lang sa susunod na panahon, it must happen in this particular taxable period. Oh, mas simple lang po yan. Okay? Let's go with number 2. It must be directly connected with the development, management, and operation of or in the furtherance of the conduct of the taxpayer's trade, business, or exercise of profession. Yung mga binabanggit natin kanina na panliligaw ng negosyo para mapa-oo itong kliyente na to o kayong guest mo, malamang siya'y bahagi dito. Kasi ang sabi, provided it is directly connected with the management sa kanyang operasyon. In the furtherance, kasi kailangan mong makuha yung deal na yun. Therefore, it can be claimed as a deduction, year expenses. Kasi nga, sa point of view nila, that is necessary in the conduct of trade or business. Di ba? Okay? Number 3, nandito na po yung mga busina sa mga pwede at hindi pwedeng paraan ng panliligaw. It must not be contrary to law, morals, good customs, public policy, or public order. Kunwari, yung kliyente mo para mapa-oo, dinala mo sa isang bar, di ba? Dinala mo sa isang illegal na lugar. Okay, let's say, dinala mo sa babaihan kung lalaki yan. O dinala mo sa lalakihan kung babae yan. Ang punto po natin, okay? Minsan, ginagawa yun ng negosyante para mapa-oo yung kanyang kausap. Dahil tao pa din naman yan. Eh, meron niya mga bisyo, okay? So, kung sakaling ang ginawa mo is contrary to the following, katulad ng pagdadala sa mga ganong klase ng lugar, kahit umuup pa siya at the end, yung gastos na yun, you cannot claim that as a deduction because that is contrary to one of them. Di ba? Okay, so yun po yun. Basta illegal ang approach mo, okay? Hindi mo pa pwedeng maklaim. Kasi ang gusto ng gobyerno natin, maging maayos. Yung deduction ganun din, dapat galing sa legal. So kung ikaw ay gumagastos sa mga ganung klase ng bagay, therefore, they cannot be claimed as a deduction. Idudsong na rin po natin ito. It must not constitute a bribe, kickback, or other similar payments. Yung bribe, yung panunuhol. Di ba? Let's see, sinusuhulan mo, binibigyan mo ng lagay. Okay? Hindi yan siya makiklaim as a deduction. Okay? Kaya sabi mo, hindi yan. Ano, representation namin yan. Dahil pumayag ka sa amin, o ito yung suhul namin sa'yo. Parang dahil nag-deal tayo ito, si dagdag sa'yo, di ba? Kasi empleyado ka rin naman nung kumpranya na yun. Dahil pinakilala mo kami sa inyo, bibigyan ka namin ng lagay. Okay? Therefore, hindi pa rin kasi bribe yun eh. Di ba? Panunuhol yun. Ganon din yung paninipa sa likod. Kickback. Hindi po. Joke. Yun lang po ay kumbagay. Yung mga tipong dahil natuloy yung deal, may ibibigay kang pabor dun sa isang tao, pero in illegal sense. That's why these two go hand on hand. Di ba? Kung yan po ay bribe, kickback, whatsoever, contrary to law, good customs, automatically, yung representation na yun ay hindi deductible. So, halimbawa pa, kunwari, okay, nakikipag-deal ka sa gobyerno, sa government natin, naglalagay ka ng lagay, o nabibigay sa mga fixer, kunwari, para matuloy yung isang transaksyon. So, therefore, they cannot be claimed as a deduction. Hindi sila bahagi ng year expenses dahil nga nagpa-violate sila dito sa number 3 and number 4 na requisites ng year expenses. Okay? Moreover, it must be substantiated with adequate proof. The official receipts, invoices, or bills, or a statement of accounts should be in the name of the taxpayer claiming the deduction. So meaning, dapat talaga yung documentation niya
ay nakapangalan doon sa mismong negosyo. Hindi pwedeng sa iisang tao. I mean, sa individual na, let's say, yung empleyado, or let's say, hindi na pinangalanan, okay? Dapat talaga gagamitin yung mismong name of business. Kasi natural, inire-represent nung business na yon yung gastos para matuloy yung deal pertaining to the business itself. So, bawal ang iba. Bawal ang ibang personality na ipangalan dun sa documentation. Kasi kung sakaling iba ang gagamitin, hindi po, it cannot be claimed as a deduction. Okay? Number 6, the appropriate amount of withholding tax, if applicable, should have been withheld therefrom and paid to the BIR. Ito ay nabanggit na rin dun sa discussion patungkol sa business expenses. Ang sabi lang dyan, may mga pagkakataon dahil nga yan ay gastos, nagkakaroon ng withholding yung nagbabayad. Dapat daw gawin mo siya. Kung hindi mo ginawa yun, nire-require ka ng batas, hindi mo makiklaim as a deduction yung specific year expenses na yun. Okay? So again, pag na-meet mo lahat ng yan, yung requisites of deductibility of year expenses, therefore, you can claim that. Pero kung sakaling isa sa mga yan, hindi mo magawa, therefore, it cannot be deducted as an year expenses. Mamaya, mas iliwanagin pa natin itong mga to when we compare, okay, with this non-deductible year expenses and its exclusion. Okay? Kasi may mga gastos po na mukha siya na year expenses. Mukha siyang representation, recreation, amusement. Pero, okay, hindi siya kasali doon sapagkat may ibang dahilan ang batas. Di ba nga sabi natin, kailangan ng batas para magkaroon ng deduction. Kung ini-exclude yung ganong scenario, therefore, hindi mo talaga makiklaim as a deduction na ngayon. Kasi nga may batas at sinasabi na bawal siya. Okay? Dito muna tayo sa non-deductible air expenses. Una, expenses incurred for police protection, no, di ba? Minsan yung negosyo, para daw hindi sila gambalain, kunwari ng mga NPA o nung ibang mga taga-lugar nila, okay? Naghahanap sila ng babayaran na police para protektahan sila. Let's say, pinapagtanod dun sa kanilang vicinity. Hindi po yung kasali sa deductible year expenses. Kasi natural na trabaho ng mga police na tayo'y pangalagaan. Okay? Hindi yung babayaran mo pa sila para lang ikaw ay protektahan. Okay? Nangyayari po yan sa totoong buhay. Kunwari lang po, narinig ko lang na kwento. Doon sa mga lugar na mayroong mga rebelde, let's say may mga NPA, dito po sa may amin, sa mga bundok, di ba? So, ganun. So, hindi na nakakapasok yung ilang mga truck, or let's say, dadaan yung mga truck para mag-deliver sa mga liblib na lugar, liblib na baryo. Ang ginagawa ng mga rebelde, hinaharang yun at sinisira. Therefore, hindi tuloy nagkakaroon ng produkto ng isang kumpanya, okay, doon sa baryong na yun, doon sa malayo na yun, kasi hinaharang. So, para matigil yun, dalawa ang ginagawa ng negosyante eh. It's either binabayaran yung mga rebelde na yun para sabihin na huwag na silang atakihin. O bawal po yun, di ba? Kasi nagpipinance ka ng rebelde. Okay? At minsan naman, nagbabayad sila sa mga pulis para bantayan din talaga yung specific na lugar na yun. Still din, hindi rin kasali yung kasi nga, that is included in police protection. Okay? They are not being considered as ear expenses. Okay? Next is expenses for political campaign. So let's say mayroon parating na eleksyon. Naisip ng isang kumpanya, gusto nating suportahan itong kandidato na to. So therefore, binabayaran nila yun. Sinusuportahan, binibigyan ng budget sa kanyang pangangampanya. Hindi siya makukonsider as year expenses. Kahit na isipin natin, on some ways, itong politiko na to, tatanong to ng utang na loob pag natulungan ko sa kampanya. Okay, sa point of view ng taxation, ipagpalagay na totoong nangyayari yun na nagbibigay ang mga negosyo sa isang kandidato para pag nanalo mayroong pabor. Okay, still din, yung gastos na yun cannot be claimed as an ear expenses because they are related to political campaign. So nga pala, gusto ko lang pong isegway dahil election, malapit po ang election, nang ginagawa itong video lecture na ito. Maaaring magkaroon kayo ng kaibigan mo o kakilala mo na magkaiba kayo ng political point of view, di ba? So tapos, nagtatalo kayo kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas tama at dapat na suportahan. Tama po yun na magkaroon tayo ng opinion sa mga nangyayari sa bansa natin. Magbigay ka, kahit tama o mali yan. Try mo ding makinig sa iba, baka mamaya makonvince ka din nila. Okay, tingnan mo yung both point of view. Ang mali doon, okay, yung tipong dahil magkaiba kayo ng point of view politically, nagiging magkaaway kayo pagkatapos. Una,
parehas nyong hindi ka kilala yung kandidato. Ay sorry, hindi kayo kilala nung parehas yung sinusuportahan na kandidato. Matapos ang eleksyon, kahit sinong manalo sa dalawang yan, yung epekto nun sa buhay nyo, okay, ay maaaring hindi ganun kadrastic. Okay, pero kayong magkaibigan, baka masira nyo ang inyong relasyon dahil magkaiba kayo ng political point of view. Ang pinupunto ko lang po, ano, okay, maganda na magbigay ka ng opinion. Maganda na kung sa tingin mo ito yung tama para sa Pilipinas, para sa bansa natin. Okay, maganda yon kasi nakikisali tayo sa pagiging makabayan natin. Okay, nga lang, huwag natin kalilimutan na mas importante pa rin yung ating relasyon sa ating mga kakilala. Okay? So, yun po sa akin. Ano po? So, yun. So, anyways, expenses for political campaigns, they cannot be claimed as an earned expenses. Okay? Kahit nagpadulas ka pa dun sa politiko na yun. Okay, anyways, letter C, expenses to attend funeral of friends. So, let's say merong namatay na kaibigan, okay? O namatay yung guest na yun, di ba? So kakilala nung iyong nililigawan na kliyente. So, anong ginawa mo? Nagpadala ka ng bulaklak, okay? O nagbigay ka ng kaalbuloy kasi nga may burol, okay? Dun sa namatayan. So, still din, hindi po siya kasali dun sa ear expenses na yun. Patay na eh, hindi mo na nakukonvince yun. Kaibigan niya pati yun, hindi naman siya yung mismo. Okay, even though importante yun sa kanya, even though gano'n naman talaga minsan, di ba, minsan sa moment na kung kailan ka malungkot, doon ka mas mabilis mapa-oo, something like that. So parang ginagawa ng mga negosyante, dahil namatayan, malungkot ito, padala natin ng kung ano-ano, magkabuloy tayo. Okay, pakita natin importante siya, at malamang meron yung material effect, di ba, meron yung material consideration, okay? Therefore, gagastos ka doon. Ang sabi lang nila, ng taxation, kung gawin mo yun, therefore expenses mo siya. Kung matuloy yung deal, so be it good. Pero wag mo lang i-claim as a deduction kasi nga nasa listahan ng bawal. Okay? Moreover, cost of admission tickets to operas. Hindi pong yung kliyente mo, dadali mo sa isang opera. Okay? Yung magaganda pong mga palabas. Di ba? Kung sinabi po ng taxation, ng batas, okay? Kung sakaling dinala mo sa mga ganong klase ng ano, event, operas, yung may ticket ka doon, hindi siya makiklaim as a deduction. Okay? Moreover, dito pa tayo sa exclusion. By the way, ano ba ang pagkakaiba ng non-deductible ear expenses comparing with exclusions? Exclusions are not considered as ear expenses but may qualify as other items of deductions. So meaning, itong mga to, kung sakaling mangyari yung gastos, pwedeng ma-claim. Pwede lang ha, hindi po automatic, okay? Pwedeng ma-claim as a deduction. So, balit, hindi sa pangalan ng ear expenses, but rather, ibang items ang magiging heading niya. Okay? Ibang items siya kasama. Okay? Pag-usapan natin isa-isa, yung mga exclusions. Compensation or fixed representation allowances subject to withholding tax on wages or fringe benefits for services under employer-employee relationship. Yung tipong nagbigay ka ng bayad, okay? Nagkaroon ka ng representation, let's say pinakain mo yung empleyado mo, nag-birthday, okay? Gastos natin! Gastos natin yung ating empleyado, okay? So nagpapansit ka, okay? Will that be considered as ear expenses? As an ear expenses? The answer is no. Kasi ang sabi, yan ay ginagawa mo kasi meron kang i-convince na hindi ikaw, hindi bahagi ng negosyo mo. Sila ay guests. The fact na there is an employer-employee relationship, therefore, hindi sila guests. Bahagi na siya ng kumpanya mo. Kung gastusan mo man yan, kahit ano pa yan, compensation, fixed representation allowances, whatsoever, fringe benefits, di ba? Hindi na siya mako-consider na as ear expenses, but rather, it can be claimed as a deduction, but not on that particular heading. Iba ang pagagamitan mo. Let's say related sa labor, or sa benefits whatsoever, okay? Kung legitimate din naman, or kailangan talaga. Hindi ko po sinasabi yung birthday party ng empleyado, ha? But rather, yung ibang gastos na related sa employer-employee relationship. Okay, letter B. Expenses for charitable or fundraising events. Kunwari may lumapit sa inyo nang hihingi ng pulong, legitimate naman yung kanilang fundraising events. Nagbigay ka. Oh, hindi siya kasali sa ear expenses, but rather other account title. Let's say charitable and other contributions kasi tumutulong ka naman talaga for charity.
Letter C, expenses for bona fide meetings of shareholders, partners, or directors. Same goes true with letter A. Hindi naman kasi guest ang shareholder. Bahagi sila ng kumpanya. Katulad din ng partner at ng director. That's why hindi sila representation. Okay? Kahit naging masaya pa sila dun sa meeting na yun, okay? Still din, hindi sila bahagi niyan. Kaya sila bahagi na ng kumpanya, no? So, ibang expenses na sila. Pwede sa management expenses yan. O letter D, expenses for attending or sponsoring an employee to a business league or professional organizational meeting. Yung empleyado mo, let's say pina-attend mo ng isang meeting, di ba? O pinag-member mo ng isang professional organization, ng business league, still din, hindi pa rin nga siya bahagi ng your expenses dahil sa empleyado yan eh. Okay? And then letter E, expenses for events organized for promotion, marketing, and advertising including concerts, conferences, seminars, workshop, conventions, and other similar events. So, hindi din kasali yung mga yan. O, let's say nag-organize ka na nga for to promote, di ba, something, to advertise something through this particular events. Hindi sila makakasama dito sa year expenses. Kasi I believe, isa siyang activity ng negosyo mo na related ay sa pagpapatakbo nito. Hindi para pagbibigay ng saya, okay? Kung maging masaya man yung seminar, kung nakapagdulot ka man ng karunungan doon sa mga umatin, still din, hindi pa rin siya, hindi siya under nito. Okay, sabi po ng ano, ng tax code, di ba? Pero pwede mo maklaim as other part of business expenses, other items yung mga yan, kung mga seminar, okay? Next, letter F, dito na po yung parang ano, parang kanilang, ang tawag dito, yung residual definition, yung para safe sila, okay? Other expenses of a similar nature. So yung mga kahalintulad pa daw, kahit di na pangalanan, is still then, not an year expenses, but other items that can be claimed as a deductions, exclusion ng terminology sa topic na ito. Okay, sana po naunawaan kung ano itong year expenses na to, bakit siya ginagawa ng company. Okay, so basta wala dito sa dalawang to, hindi ganyan yung kanyang nature. Maaaring makasali sa year expenses kasi yung kanyang example, sobrang dami talaga. Kasi yung pangungumbinsing, hindi lang yan sa iisang paraan. Yung paghahanap ng kiliti, di ba, ng iyong nililigawan, ay hindi iisa yung approach. But rather, kailangan mo talagang hanapin, okay? Para mapasagot mo ng oo, para makuha mo yung deal, okay? That's why you have these expenses. At nga lamang, balikan na po natin yung main point ng ating discussion, bakit siya nakahiwalay? Dahil maaaring yung gastos mo para makumbinsi siya ay hindi na reasonable. Okay? Masyadong malaki ang ipinuhunan mo. High maintenance siya. Parang ganun. Para mapasagot mo ng oo. Therefore, anong ginawa po ng tax code? Nagkaroon siya ng ceiling. Meron pong ceiling on year expenses. Meaning, hindi automatically na lahat ng actual expenses mo pertaining to this can be claimed as a deduction. But rather, may limitasyon nga siya. And it depends if your business is selling goods or properties or selling services. Pwede rin, ano, at the practice of profession or at the list of a property. So ang punto natin, yung determination ng amount, okay, eh hindi automatically yung actual talaga. But rather, you have to compare with the ceiling. Kung sakaling yung actual expenses ay hihigit kaysa sa ceiling, bawal yun. Kaya nga ceiling eh, may hangganan siya. So meaning, pipili ka ng whichever is lower dun sa actual expenses mo, year expenses, versus with the ceiling. Okay? Yung ceiling may formula na. Simple lang naman yung kanyang ano, konsepto or yung computation, I mean. Kung sakali na sale of goods or properties, the ceiling of year expenses is 0.5% of net sales. So meaning, alamin mo yung gross sales ng company. I-minus mo yung sales discount, return and allowances. Therefore, you will get this what we call net sales. I-multiply mo sa 0.5%. Yun na yung ceiling ng year expenses. Ikumpara mo dun sa actual amount, kung sinong mas mababa, therefore yun yung i-claim mo as a deduction para dito sa expenses na to. Again, kung sakaling siya ay net sales, okay? Sale of goods or properties. Pero kung sakali naman na nasa services ka, okay, iba pa yung kanyang ano, rulings. Ayan. So hindi ko po alam kung bakit ganun, meron lang akong sariling opinion,
sa tingin ko, okay, kasi kapag ka ang negosyo mo ay patungkol sa services, malamang madalas kang nagbibigay halimbawa, kunwari, ng mga ganitong klase ng bagay kasi services ka eh. Wala kang item, servisyo ka talaga. So para makita yung servisyo mo, okay, mas taas yung ginagastos mo patungkol sa mga yan, sa iyong expenses. Yun po yung opinion ko lamang, wala po yung base yan, mali po yun. Okay, pero sa atin po, okay, basta pag services, mas mataas yung kanyang rate comparing with sale of goods or properties. So, or pwede rin naman kasi na malaki yung amount nito kasi pag nagbebenta, matataas yung mga amount. Meron dyan competition para makuwenta pa yung gross profit, di ba? So malaki yung amount, pag ginawang 1%, masyado din namang mataas yung ceiling. Okay? So darbo, ginawa lang 1 half of 1%. Comparing with services, hindi naman ganun kalaki yung amount. Okay, again, nanguhula lang po ako ng idea bakit sila magkaiba. Pero sa ngayon, memoryahin nyo na lang, tandaan nyo na lang po, okay? Na kung sakaling services ang ibinibenta, ayan, so 1% naman siya. Wala siyang 1 half. Okay, 1% ng net revenues. Okay? When we say net revenues, yun yung gross revenue mo minus the discounts. Walang return malamang kasi hindi naman naisauli yung servisyo. Let's say ginupitan ka, no? Okay, nagpagupit ka. Hindi naman pwedeng ibalik yung mga buhok mo na nagupit na. Kasi nga, yung servisyo yun eh, di ba? Hindi katulad ng palinda, pwedeng ibalik yan. Kaya dito, net sales, meron niyang returns and allowances. Ito, discount lang kasi nga, services siya, okay? Kung gusto niyo pang mas maalala, kung gusto niyo ng technique po doon, okay? Pwedeng balikan niyo yung inyong basic accounting, anong mas nauna niyong matutunan? Yung service business o merchandising business? Di ba, service? So that's why, ito yung one, no? Siyang unaing, di ba? Tapos yung yung goods, di ba? Yung sa merchandising, tsaka nandun na yung 1/2 of 1%. O lumiitas, padulo na eh. Okay, so yung may mga pananda lamang, wala po siyang silbi, okay? So anyways, tapusin na po natin yung ating discussion. Sa pagpapakita nitong formula na to, okay? Dun sa isang concept na pa. Paano daw kung sakaling yung negosyo ay both na nagre-render ng service at nagbebenta ng merchandise? So parehas yung ginagawa yan. Eh problema, yung iyong year expenses magkahalo na sa kanilang dalawa. Eh paano yun? Paano yun in a sense, magkaiba sila ng competition? Ano yun, pipili ka lang ng isa? Tapos yun yung ceiling? The answer is no. But rather, lalagyan mo ng kanya-kanyang amount. Okay? I mean, yung actual expenses mo, hahatiin mo sa dalawa. Let's say, ito para sa sale of goods, ito para sa sale of services, hahatiin mo sa dalawa. De-develop ka ng fraction, okay? And then afterwards, kung nahati mo na sila sa dalawa, tsaka mo ikukumpara sa kanya-kanyang ceiling, okay? Dahil nga, magkaiba sila ng rules. I mean, let's say ganito, okay? Meron ang sale of service, meron ang sale of goods. I-add mo sila parehas, yan po yung ating total sales and revenue. Yan yung denominator ng formula. And then, gamitin mong numerator, whatever, kung kailan gusto mong kwentahin, pwedeng yung net sales, yun yung isa, then apply mo, times mo sa actual expenses, yun yung para dun sa sale of goods, di ba? Kung ang ginamit mo naman na numerator is yung net revenue, yung sa sale of services, therefore, i-multiply mo rin nga dun sa actual expenses, ang denominator naman ay silang dalawa, therefore, yun yung actual expenses mo, yung allocated actual expenses para sa sale of services. So, parehas na silang may actual, hinati mo na sa dalawa. And then, ngayon, ikumpara mo sa kanya-kanyang ceiling. Okay, so again, kung sakali pong parehas meron, hinihiwalay, and then kinukumpara sa kanya-kanyang rulings, hindi namimili ng isa lang sa dalawa or hinahayaan na magkasama sa isang account title na actual expenses. Kasi nga may pagkakataon yung negosyo, parehas yung ginagawa yan, okay? May daw yung problem solving yan, gagawin naman natin, magsasagot naman tayo patungkol dyan, so mas ma-appreciate nyo yan as we try to apply, di ba, in problem solving. Pero sa ngayon, okay, tatapusin na po natin yung ating discussion, sana meron ka natutunan kung ano man itong year expenses, okay? At kung ganun man, pwede nyo pong ilike itong ating video lecture. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan, nandito pa yung iba namin mga deduction para sa allowable or itemized deductions. Maaaring nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.